Ito na nga pala yung ating part 2 mga guys. Yung gagawin natin na automatic fast charge mga guys. Ito yung mga gagamitin natin sa automatic fast charge. Yung ating ginawang bridge diode. Yung sa unang video natin mga guys sa part 1. So ito yon. At yung mga relay na gagamitin natin. Ito. Bali, tatlong relay yung gagamitin natin guys. Ito yung change over relay mga guys. Ayan. Yung isa. Yung mga guys. At ito yung isa naman guys, yung maliit. Yung gagamitin natin na relay. Itong relay na ito guys, ito yung mga relay yung nakukuha natin sa mga power relay ng ating mga piso net. Ito. Ginawa natin yung isa dyan. Tapos, pareho lang naman yung kanilang trabaho nito mga guys. 5 pin din to mga to mga guys. So, ang gagamitin natin dito, ay magiging switching lang siya guys. Wala tayong padadaluyin na voltage rito guys. Magiging switching lang siya. Itong dalawang pulang ito guys, ilalagay natin sa battery. Papakita ko sa inyo mga guys yung diagram niya. Kung paano. Kasi nakikita niyo yung mga wire nito guys. No? Yung mga lock pin na. Yung mga lock pin na nilagay ko na mga guys. Ayan. Yung mga pin na ito guys na nilagay ko guys. Ito yung mga papuntang ano to guys, yung papuntang EC sa may stator. Tumakbo ngayon sa ating changeover relay sa number 30. Okay. Dalawang malaki at isang maliit. So ito naman guys yung ating diagram. So ayan po mga guys, so sa diagram na ginawa natin ay ganito po yung kabuuan ng automatic fast charge sa ating mga motor mga guys. Kung nakikita nyo po dyan mga guys, nandito yung 4 wire na stator. Ito yung full wave stator wire mga guys. Ito yung dalawang wire na yan papuntang CDI. Yung dalawang wire na ito guys, ito yung dalawang kulay yellow. At itong nakikita nyo dito guys, mayroon siyang relay dito. So tatlong relay yan guys yung pinakita natin. Ito yung relay na maliit. Yung dalawang relay na malalaki, ayan guys. Ito yung original na 5 pin na regulator. At ito naman guys yung DIY natin na fast charger mga guys na diode na bridge mga guys. So ganito po ang ginawa ko dito mga guys. Dito sa stator natin na yung wire niya, yung dalawang yellow na yan guys, yung isang yellow wire ay papunta sa 30 ng ating relay, pin number 30. So ganun din sa kabila guys, pin number 30. Ayan, kung nakikita nyo yung dalawang yellow na yan sa stator natin, papunta sa ng pin number 30. Ayan mga guys. Tapos yung number 87A mga guys, papunta naman yun sa pink wire mga guys, 5 pin na regulator mga guys, yung kulay pink yan mga guys, papuntang 87A. At yung isang 87A ito mga guys, papunta rin sa rectifier regulator ng 5 pin. Ito naman ay kulay yellow mga guys. Yung kulay pink tsaka yellow guys, yan po yung sinusupplyan ng ating stator mga guys. Magkaiba lang yung kulay nila pero yung pink ay papuntang stator yan mga guys. So pareho silang nasa 87A. Kasi pagka wala pang trigger yung switch natin guys, magmula 86 ay magkadikit pa yan guys, yung 30 tsaka 87A magkadikit pa yan. Kaya gumagana pa yung ating 5 pin. So ganun din dito guys, pag wala pang trigger yon, magkadikit pa yung 87
8 at number 30 pin, mga guys. Nakadikit pa yan. Pag nakadikit pa yan, guys, gumagana pa doon yung battery niya. Kapag na-click na natin yan, guys, yung kanyang switch, mag-o-open ngayon yung 30 tsaka 87A. Mag-o-open na yan, guys. Tatakbo naman yun, guys, yung kanyang, well, papunta doon sa battery natin dito. Isang battery. Ayan, kung nakikita nyo. I-charge na yung dalawang battery na yan dito, papunta roon na isang battery. I-charge na yan. Hindi niya madadamay yung 5 pin dito, guys, kasi naka-open na yan, guys, pagka naka-switch na siya. Naka-open na yung 87A. Yung isang 87, guys, wala na yan. Di yan kailangan, guys. Disable nyo na lang yan. Ganyan ang trabaho ng ating automatic change over relay, mga guys. Kapag na-trigger na natin yan, magkiklik yung tatlong relay na yan, guys. Ito, mag-o-open. Pag nag-open yan, guys, wala nang supply yung battery dito sa 5 pin. Walang supply yan. Bali, nandito lahat sa ginawa nating rectifier, guys, nito. Yan ang gumagana, guys, kasama yung isang battery. Kung makikita nyo, guys, yung positive nya, ayan o. Puntunin nyo yung, bye-bye nyo yung positive nya, ayan, papunta roon. Ayun. Nasa 87. O, pag in-off natin yung switch, guys, magkakadikit yan, babalik sa kanyang original na charging system. Magdidikit na yan. Pag nagdikit yan, guys, magkakasama na naman yung battery dyan, mga guys, ayan. Babalik sa kanyang charging system. Ayan siya, mga guys. So, hindi ko na nilagyan ng relay dito, mga guys, dahil nasa positive naman siya. Hindi na babalik yung kahit magkaroon ng power to, guys, hindi na babalik kasi bumalik na sa kanyang sariling charging system. Yung 87 ngayon na papunta dito sa ating rectifier na ginawa ay babalik na dun sa 87A. Magkasundo na naman yung 30 at 87A, kaya hindi na ako naglagay ng switch dito. So doon na lang tayo naglagay, guys, para madi-disable yung connection ng battery dito pagka naka-pass-charge tayo, para hindi maapektuhan ito, mga guys. So ito naman, guys, yung ating light coil papuntang stator. Ito yun, papuntang motor. May kulay ito, guys, na kulay red na may stripe na white. Ito, ayan, ito po yung original na rectifier ng Rossi, mga guys. So ito, guys, yung gagawin natin sa ating tricycle pag mayroon kang sound system, yung mobile sound system, mga guys. Nilagyan din natin ng fuse dito sa positive. Nilagyan ko siya ng 20 ampere na fuse. Sakaling magka-diferensya yung ating sound system ay magka-cut yung fuse. Hindi madadama yung components natin dito. So ganito po yung kagandahan nito, guys. So sana, guys, ay nakatulong itong ating tutorial. Huwag nyo pong kalimutan, guys, na i-subscribe yung ating channel. At paki-like na rin po at paki-share na rin po yung ating mga videos na ginagawa, mga guys. Ayan, guys, picturean nyo na lang. Tututok ko na lang dito sa camera para meron kayong kopya. Ayan, guys, tutok na lang natin. Screenshot nyo na lang. O kaya ulit-ulitin nyo na lang yung ating video kung paano natin ito pinaliwanag at ginawa, mga guys. So ayan, guys, maraming salamat muli at hanggang dito muna yung ating part 2. See you at God bless.